Maraming salamat sa oras na ito para sa ating devotion. Mag-focus po tayo sa Juan, Kapitulo 12, Versikulo 1 hanggang 8. At ngayon, pakinggan mo natin ang Versikulo 1. Anim na araw bago sumapit ang Paskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kaniyang muling binuhay. So ang ating pamagat, ang mga totoong naglilingkod kay Kristo. So alam natin na ang book of John, tinatawag na Holy of Holies of the New Testament, ang alam nito ay ang pagka-Diyos ni Kristo, siya ang Panginoon at tagapagligtas. Sa chapter 1 hanggang chapter 11, halos patapos na ang mission ng ating Panginoon for 3 years. At dito sa chapter 12, makita natin na natitira na lang ang 6 na araw bago ang Pasko. At dito, may mga characters na kong makikita. Una ang Panginoon na nandoon siya sa Bethany, sa lugar kung saan nandoon si Lazaro. Kasi siya ay binuhay ng Panginoon muli. At yung mga kapatid niya, si Martha and si Maria. At mayroon pa dyan sa Mark chapter 14, isang karakter si Simon na Kitongin na muling pinagaling ng Panginoon. At ganoon din, may ibang characters dyan. Alam natin si yung mga sabi na hindi mga masasama nandoon din. Pero ang focus dito ay yung mga totoong lingkod ng ating Panginoon. So, makita natin dito ang unang puntos, karangalan. Pag tiningnan natin dito ay hindi maganda sa tingin ng iba. Pero ang Diyos talaga ang nakakaalam. So, para maunawaan natin ito, pakinggan natin susunod sa verses 2 to 3. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus at si Martha naman ang naglilingkod sa kanila. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang bote ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kaniyang buhok. Humalimuyak sa buong bahay ang pabango. So talaga yung unang puntos na makita natin dito ay karangalan. Therefore, yung ginawa nitong magkakapatid na ito ay talagang marangal para sa Diyos. Ngunit alam natin sa iba, makita natin yan si Judas Iscariote, ay hindi. Pero ang Diyos talaga, alam na alam niya kung sino ang totoong talagang marangal na totoong naglilingkod para sa Kanya. At bakit? Una, makita natin si Martha talaga, ang trabaho talaga yan na nagluluto. Kasi pag tiningnan natin ay mababang klaseng trabaho ito, sabi ng ministry, pero sa Diyos ay napaka malaking bagay ito. Ganon din na yung mga may mga sakit, tulad yung may ketong ito, ganon din itong mabahong kapatid niya na patay na nga, pero muling nabuhay. Pero ngayon, kasama na ng Panginoon. Itong mga magkakapatid na ito, mga nandyan, ay talagang naglilingkod para sa Panginoon, para siya ay talagang mabigyan ng kumbaga honor ng ating Panginoon. Ganun din na makita natin si Mary. So, makita natin ikalawang bagay na makita natin dito, dalawang puntos at huli, ay yung kapakumbabaan. So, ito man si Mary, makita natin yung Mary of Bethany. Makita natin na talagang ginamit niya yung mamahaling pabango ito na ibinuhos niya sa paa ng ating Panginoon. At siyempre naging mahalimuyak talaga. Hindi lamang yung tao kundi yung buong bahay na ito. So ginawa niya ito para sa Panginoon, which actually hindi niya alam ang meaning dito. Sabi natin mga teori dito, pero mamaya makita natin na alam ng Panginoon ang mga bagay-bagay na ito. Ngunit, mayroong kalaban talaga dito. So pakinggan natin sa susunod sa verses 4 to 6. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, isa sa mga alagad ni Jesus at siya ring magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 pilak ang halaga ng pabangong yan. Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw.
siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. So dito alam natin na ipinakita ng Panginoon na yung talagang may karangalan, ganun din may kapakumbabaan. Ngunit itong lalaking ito ay talagang hindi man totoo kanyang ginagawa. Hindi para sa mga, sabi nga, pobre, kundi talaga ang trabaho niya talaga ay magnakaw dito. So therefore, sino man na maglilingkod talaga ng totoo sa ating Panginoon, mayroon mga kontra din dito. Sapagkat ang gusto lang mapapurihan, siyempre ang sarili niya, at may makuha silang mga bagay-bagay sa mundong ito. Sa susunod, pakinggan natin sa verses 7 to 8. Ngunit sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo laging makakasama." So, alam ng Panginoon talaga. Pag tinignan natin parang hindi maganda sapagkat mamamatay na pala siya. Pero hindi ito naiunawaan ng iba, pero ito talagang ang ginawa ni Mary ay napakaganda para sa kanya. So, muli sa totoong talagang naglilingkod, may mga bagay na dapat pagbigyan sapagkat hindi ito natin ginagawa para sa sarili natin kundi para talaga sa Diyos. Mga simpleng trabaho, mga simpleng sabi nga niya, ministry, hindi para sa iba, walang saysay, ngunit sa Diyos, malaking bagay ito. Kaya baga, si Mary talaga binigyan siya ng karangalan, makikita natin yun sa Mark chapter 14, verse 9. Pakinggan natin. Sinasabi ko sa inyo, saan man sa buong mundo ay pangaral ang magandang balita, ang ginawa niyang ito ay ipapahayag din bilang pag-alaala sa kanya. So makita natin dito yung karangalan na subaga hindi siya kilalang kilala, pero ngayon tayo mismo alam natin ang nangyari. Alam natin maraming Mary dito talaga. Ang iba nga dyan, mayroong isa dyan na sa tingin ng iba ay isang patutot, pero naglilingkod ito sa Panginoon, alam na alam niya. So, sino man tayo na naglilingkod ng totoo, kahit hindi maganda sa tingin ng iba, pero ang Diyos ang nakakaalam, gawin natin. Talagang, kumbaga, walang pagkukunwari. Makita natin dito si Ptr, di ba? Si Ptr, sabi ng Panginoon, ako ang maglilinis sa kanyang pa. Pero sabi ni Ptr, ay hindi po pwede Panginoon. Pero alam natin, tinuruan siya. At nagsabi man siya na, kung gano'n, pati ang aking ulo, ganun ang aking paa. Pero alam natin, itinuro talaga ito ng maayos ng ating Panginoon. Kaya baga si Ptr talaga ay binigyan sa yung susi. Pero alam niya na hindi man talaga siyang totoong head of the church. Kundi ang Ptr talagang tinutukoy si Christ. Siya, Petros lang. Kung baga yung rock na maliit, ay si Ptr ang malaki talaga, malaking bato, ay si Christ. So, pero hindi niya ito ginagamit na talaga ipagyabang ito. Ganon din baga si John the Baptist. Diba, sabi ng Panginoon, ikaw ang mabaptize sa akin. Panginoon, hindi po pwede. Kasi even nga ang tanggal mo yung sintas ng aking sandalyas, hindi ko magagawa yung pang mabaptize. Pero sabi niya, sundin lang natin ang sinasabi ng Ama. So, alam natin na pwede itong gawin ni John the Baptist. Ang nagbaptize talaga sa kanya ay ako. Therefore, alam natin, ang nagbabaptize ay mas higher doon sa binautis one. Pero alam ni John the Baptist ang kanyang kalalagayan. Therefore, sino man tayo ay talagang lahat ng bagay na ginagawa natin ay para sa Diyos. Simpleng bagay muli. Pero katulad itong dalawang ito, si Martha and Maria, binigyan siya ng honor dito. Therefore, ang totoong nagbibigay ng honor, walang iba kundi ang Diyos. Maraming salamat. Ama, maraming salamat sa oras nito, Panginoon. Salamat, O Diyos, pagkat nakikita mo, Panginoon, ang totoong naglilingkod, O Diyos. Gumagawa ng isang bagay ng mga simpleng bagay, O Diyos, na hindi nauunawaan ng iba. Ngunit, Panginoon, ikaw po ang nakakaalam ang puso ng iyong mga anak. Mga bagay na mga walang pagkukunwari, O Diyos. Mismo kami, Panginoon, ay dapat gumawa lang kami ng mga bagay para sa iyong ikaw ang totoong mapapurihin, O Diyos. At ganun din ang iyong mga lingkod na totoo, O Diyos, ay bigyan niyo din na ng kakayahan at laging gumawa ng mga bagay para sa iyong kapurihan, O Diyos. Ganun din, Panginoon, kami kung kami ay gumagawa ng mga bagay na hindi mabuti, O Diyos,
Laging turuan niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat ang Banal na Espiritu mismo ang nagagumagabay sa amin. Ito dinadalangin muli, in Jesus' name, Amen.